Hello mga ka-recipes! Sa araw na to, tayo ay magluluto ng rellenong pusit. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, paklik na lang po ng subscribe at notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga latest upload. At ito nga po pala, si Rod Recipes. Tara, magluto tayo ng rellenong pusit at mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto. Ito po yung ating pusit na nilinis na po natin ito ng mabuti. At syempre po, gagamit tayo dito sa ating pagluluto ng kamatis na nahiwa na po natin sa maliliit na piraso. Pati po yung ating sibuyas, ang ating bawang. Syempre maglalagay rin po tayo dito ng itlog at yung ating kalamansi. Meron po tayo dito ang celery na nahiwa na po natin sa maliliit na piraso at yung ating giniling na baboy. At syempre po yung ating carrot na nahiwa na po natin to o nagrain na po natin ng maliliit na piraso. At gagamit po tayo dito ng mantika. At syempre po yung ating toyo. Gagamit po tayo dito ng toyo. At ang ating asin. At maglalagay rin po tayo dito ng harina at ng cornstarch na mayroon din po tayo dito ng paminta. At meron din po tayong asin. Ayan po yung mga sangkap o yung kumpletong sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto ng rellenong pusit. At tara, simulan na natin ang ating pagluluto. Ang gagawin lang po natin is ilagay lang po natin yung ating mga pusit sa ating lalagyan. At syempre, pag nalagay na po natin ito, ay lalagyan po natin ito ng kalamansi o pipigaan po natin siya ng kalamansi. Dahil ang gagawin po natin dito is imamarinate po natin yung ating pusit dito sa kalamansi at syempre sa ating toyo. Lalagyan po natin ito at imamarinate lang po natin ito habang ginagawa pa natin yung ilang pang hakbang na gagawin natin doon sa ating karne. Yan guys, at habang minamarinate natin itong ating pusit is magigisa na tayo ng ating giniling na baboy. Maglagay lang po tayo dito ng mantika sa ating lutuan at ilagay lang natin yung ating bawang. At hintayin lang po natin ito na mag golden brown at maya maya ay isusunod na natin yung ating sibuyas. At syempre po ilagay na rin po natin dito yung ating kamatis. At haluin lang natin ito guys. At hintayin lang po natin ng bahagya at isusunod na rin po natin dito yung ating giniling na baboy. Ilagay na po natin guys yung ating giniling na baboy dito. At haluin lang po natin upang maluto yung ating giniling na baboy. Ayan guys, haluin lang po natin at maya maya po ay titimplahan na natin ito. Lagyan na po natin yung ating pantimpla. Maglagay po tayo dito ng pamintang pino. At syempre maglalagay rin po tayo ng asin para magkalasa na po yung ating giniling na baboy. Ayan guys. At haluin lang po natin ito upang mamix yung mga nilagay nating sangkap dito. Ayan guys. At sa puntong ito is maglalagay tayo ng tubig upang palambutin yung ating giniling na baboy. At takpan lang po natin at maghintay lang po tayo ng ilang minuto hanggang sa matuyo yung sabaw nito. Few minutes later. At yan guys, i-check na natin. Sa puntong ito is okay na po yung pagkakatuyo niya. Hindi po masyado natin tutuyuin. Ayan guys, sa puntong ito guys, is ilalagay na natin yung ating carrot. At syempre, haluin lang po natin ito. At isusunod na po natin dito yung ating dahon ng celery. Ayan po yung ating celery. Gumamit po pala tayo dito ng food processor para mas maging pino po yung ating carrot at yung ating dahon ng celery. Haluin lang natin ito guys. At takpan natin at pakulon lang po natin ito ng ilang pang minuto at maya maya is okay na itong
ating giniling at palalamigin lang po natin ito. Ayan guys, at sa puntong ito is okay na po ito. Palamigin lang po natin. At ito na guys, yung ating finished product na ating giniling na ipapalaman natin doon sa ating pusit. At ito na rin po yung ating pusit kanina na minarinate na natin habang ginagawa natin yung pagluluto doon sa ating giniling na baboy. At sa puntong ito is malamig na din po yung ating giniling na baboy. At ilalagay na po natin ito doon sa loob ng ating pusit. Yan guys, isiksik lang po natin ito. Tulak lang po natin. Gumamit lang po tayo ng maliit na kutsara para mas madali po natin itong mailagay sa loob ng ating pusit. At siksikin lang natin ito guys. Siyempre pa guys, yung gagamitin natin itong lock dito sa ating pusit is gumamit po ako dito ng barbecue stick. Pinutol ko lang po yung dudo dito at yun po yung ginamit kong panlock. Or pwede rin naman po kayong gumamit ng toothpick kung meron po kayo sa inyong bahay. Ayan guys, at okay na po ito. Same procedure lang po ang gagawin natin doon pa sa dalawa nating pusit. Is ganoon din po ang gagawin natin, is papalamanan din po natin ito. At syempre pag napalamanan po natin is ilalagay po natin yung ating lock dito para hindi po bumuka yung ating pusit pag atin po itong ipinirito. Ayan guys. At syempre pagkatapos po natin itong ilagay sa itlog ay ilalagay po natin ito sa harina na meron pong cornstarch. Ayan po, ganyan lang po yung gagawin natin. Same lang din po dito sa ating iba pang natitirang pusit. Ang gagawin natin dito, iko-coat lang po natin ito ng harina. Ayan guys, lagyan lang po natin lahat yung ating mga pusit. Ayan guys, at yung mga ulo ng ating pusit is ganun din po ang gagawin natin. Iko-coat lang din po natin ito sa itlog at ilalagay po natin doon sa harina. Ayan guys, gawin lang po natin yung procedures na to. Ayan guys, okay na itong ating pusit. At ang susunod nating procedures ay ang pagpiprito dito. Siyempre po, nagpainit na tayo ng mantika habang ginagawa natin to. Ayan guys, ilagay na po natin yung ating pusit dito sa ating mantika. Bali, ang ginawa po natin sa mantika natin is pinainit po na muna natin yung ating kawali.
Tapos tsaka po natin ito pinahinaan ng apoy. Siyempre, at siyempre po takpan po natin kasi yung pusit po is tumatalamsik po yung mantika. Kaya kailangan po natin siyang takpan. At siyempre po, babalik-balik na rin lang po natin siya. Bali, ang pagluluto po ng pusit para hindi po maging matigas is mabilisan lang po yung gagawin natin luto dito. At yung ating pong nilagay na palaman dito is luto na rin po kaya wala po tayong magiging problema. Ayan guys, napakasimple lang po ng pagluluto ng rellenong pusit. Kaya subukan nyo guys, kapag nakabili po kayo ng pusit, subukan nyo ito guys. Masarap na masarap po ang pagkakaluto at pagkakatmit na natin dito sa ating rellenong pusit. At balibalik na rin lang po natin yung magkabilang side. Yung kanyang gilid sa kagilid lang po is itapat lang po natin ito sa ating mantika para mas maluto pa po yung ating pusit. Ayan guys, yun ang gagawin natin is babalik na rin lang po natin yung magkabilang gilid. Ayan guys, at sa puntong ito guys is okay na at luto na rin yung ating pusit. Hanguin na po natin ito. Ayan guys, hanguin lang natin yung ating mga pusit at isusunod na po natin dito yung ulo ng ating pusit. Same lang din po ng pagluluto dun sa katawan niya. Mabilis ang luto lang din po yung gagawin natin dito sa ating pusit. Takpan po natin guys kasi tumatalamsik po talaga yung mantika pag nilagay po natin yung ating pusit. Ayan guys, sa puntong ito pwedeng-pwede na rin po itong hanguin at pwede na natin i-serve yung ating rellenong pusit. At ito na guys, luto na yung ating rellenong pusit. Maraming salamat guys sa laging sumusuporta at nanonood ng ating mga video. Maraming salamat at luto na. Pwede na tayong kumain. Luto na ang ating rellenong pusit.